Hello guys! Good morning and good afternoon sa inyo lahat. Kumusta po kayong lahat? Magtatayo ulit tayo ngayon ng ganito bag. Ganito ang gagawin natin. Yan, shopping bag. May zipper ito. Malaki. Sa loob, ibang kulay. Bale, dalawang tela ang ginamit ko dito. Itong black, parang leather ito. Leather. Tapos, ito. Kapal. May zipper. Yan. Para maganda. Shopping bag. Maari, madaming pwedeng paggamitan dito. Yan. So, ang gagamitin natin ay ganito. Ito ay pang tela. Kailangan natin ng dalawang klase ng tela. So, dali. May portable. Kasi kinat ko na siya. Kinat ko na siya. Pero susukatin ko na lang para malaman kung ilan. Yan. Dalawang klaseng tela. Tapos, ito, dalawang piraso. Parehas ang size na ito. Ha? Ito yung body part niya. Ang sukat niya ay 30 by 25. 30 by 25. Bali, ang lapad ng side niya na gagawin natin ay 6 inches. Yung side niya. Ito. 30 by 25. Ito ganyan. Yung 30, yung sa, ano niya, haba niya. Tapos yung pag-anong, 25. So, ito din, parehas. Dalawang piraso din. Parehas lang ang sukat. Yan, ha? Dalawang ganito, tapos dalawang ganito. 30 by 25. Tapos, kailangan din natin ng ganito. Yung sa bandang zipper naman ito. Yung ito, kapalitan ng zipper. Kailangan natin ng dalawang ganito. Ano bang size niya? 12 and a half. Inches, ha? Inches tayo, hindi tayo centimeter. And 4 and a half. 12 and a half, tapos 4 and a half yung pag-ayon niya. 12 and a half, 4. Kailangan natin ito ng dalawa. Tapos, syempre yung isa din, dalawa. Yan. Pwede ito, dito to, yung ito, ito banda, sa may bandang zipper. Yan. Tapos, ito rin. Sa handle naman to. Yan, dalawang piraso din. 17, 2 inches. Yan. Dalawang piraso nito, dalawang piraso din ito. Basta, laging dalawa. Yan. Para dito yun sa, ito, handle niya. 70. Ito. Dalawang ganito, dalawang ganito. At kailangan din natin ng zipper. Ito. Tatahin natin sa sewing machine. Itong dalawang peraso, pagdugtungin natin siya. Ayan, tahiin natin. Paglapatin lang siyang ganyan. Tapos, tahiin ng straight, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Ito yung bandang 30 inches. Yan ay 25 pa lang yan. Yan diretso lang, tapos iliko, dire-diretso, sige lang, tayin lang natin. Ayan. Lang, sa gilid lang, tapos sa kabila ulit, diretso lang. Ayan. Hanggang dito lang sa may dulo niya, huwag niyo lang tayin yung ito. Ito yung bunganga niya. Yan, huwag niyo tatahin yan. Tapos yung isa din, ganun lang din, pagdugtungan lang silang dalawa, tapos tahiin din ng ganun, parehas lang nung isa. Thank you.
Nang tayin yung bunganga niya. Hanggang dyan lang ang tatahiin. Tapos, kuha tayo ng tela at magsuka tayo ng 3 inches. Ayan, 3 inches. 3 by 3. 3 inches. 3 inches. Parang square siya na 3 by 3. Tapos, itapat nyo dun sa may tahi para makuha nyo yung tamang sukat niya. Then, gupitin. Yung gilid dyan na may tahi, ha, yung parehas may tahi na gilid. Tapos sa kabila naman. 3 by 3. Itapat lang sa may tahi. Tapos gupitin. Yan. Yung isa din, ganun pa rin. Ito yung sa may bandang baba ito. Ayan, para dun sa may gilid niya, 'di ba, may anong tawag ba dun? Basta. Ayan, 3 inches, 3 inches para pare-parehas yung sukat niya. Ayan. Kailangan itapat dun sa may tahi, ha, yung sa may gilid, huwag nang tatapat dito sa may dulo kasi wala namang tahi yan sa dulo. Ayan, tapos bubuko lang siyang ganyan. Ayan. 'Di ba ganyan siya? Oh, hawakan mo yung magkabilang gilid tapos i-straight mo siya. Saka natin siya tahiin. Para yung bag magiging rectangle na siya na may sides. Hawakan mo lang dun sa may gitna tapos hirain para mag-straight siya and then tatahiin siya. Yung isa naman ganun din, hawakan sa gitna tapos ibuka, hilain para mag-straight. Ayan. And then tahiin. Tangan pantay. Yung isa din. Tapos na. Ngayon naman, pagdugtungin natin yung mga kabilang dulo, yung tinahi natin. Yung mga tinahi natin na may square. Pagdugtungin natin yung magkabilang dulo niya. Para magkasama na silang dalawa. Ayan. Pagdugtungin na natin sila. Ayan. Tapos, tahiin na. Tahiin. Tapos ibaligtad at para may isa pang tahiin para matibay na yan. Sa kabila din, pagtugtungin lang silang dalawa. Kailangan tignan yung maigi, ha, baka mamaya pilipit yung pagkadugtong nyo, mali na, check maigi.
Sabi niya tayo, i-check muna kung tama pa yung pagkamit niya. Baka mamaya, pilipin. Mag-uulit na naman. Ayan, try natin. Ayan, tapos na yung pandampwet niya. Ah, okay na. Ah, mabaligta rin natin. Ganyan na siya. Ayan. O, diba? Yung isa na sa loob na siya. Kaya matibay yan. Dalawang tela yan. Matitibay. O, diba? Hindi siya basta-basta masisira. Ngayon naman yung sa may zipper. Ikakabit natin yung zipper. Paghiwalayin natin yung zipper muna. Tapos, o, yung mga nasa harap, yung mga harap na tela pag sa klube nasa loob parehas, tapos ilagay yung zipper sa loob, tignan maigi, baka mamaya baligtad yung zipper. Yung pagkalagay, iti-check din yung zipper, baka baligtad yan. Kailangan i-check bago itahi. So itahi na natin. Pantay-pantay lang yung gilid ng tela, yung gilid ng zipper. Yung ipin ng zipper nandun sa may labas, hindi dito sa may needle. Ganyan, para ibabaligtad natin yung tela mamaya. Ito, itutupi natin yung bandang. Kasi itatayin natin mamaya. Ayan, i-flip-flip lang. Ganyan. Magkabilaan yung baba tsaka sa taas. Baba. Isa pa. Para yung zipper pagsara, hindi siya lalagpas. Yan, napalang na yan. Sa kabila, hindi natin muna siya patahin. Yan, babalikta rin muna siya. Ganyan. So, wait lang at may bumibili lang sa aking tindahan. Nakalimutan kong patayin ang aking sewing machine. Wait lang. Ito na, balik na tayo. So, ang next ay yung isa naman. So, ganun din ang gagawin natin. Ganun lang din. Kung ano yung ginawa sa kabila, ganun din ang gagawin sa kabila. Ganun. Yan. Pagtapatin lang ang mga gilid-gilid bago itahi. Para straight-straight, walang tabingi. Sa totoo lang, hindi ako nag-aaral magtahi. Nag-aaral lang ako sa sarili ko lang. Self-taught, ika nga. Nag-ano lang ako, pag may gusto akong tahi, nag-search lang ako sa YouTube, nanonood ako sa YouTube. Tapos, sinusubukan ko, tinatry kong gamit. Tapos, pag nagawa ko, ano, tuwang-tuwa ako. Tapos, gag-uulit ako. Gusto kong mag-aaral magtahi talaga. Pero walang time. Kaya sarili muna. Ako lang muna. Tuturuan ko muna sarili.
okay naman. Napakinabangan ko naman yung mga natutunan ko. Kasi marami na akong mga tinahin na ibenta ko. Mga bestida, ganyan. Mabenta. Dami ko nang nabentang bestida. Tinatahi ko lang. Nanood na ako kung paano gumawa. Tapos, nung trenay ko, madali lang pala. Tapos, yun na. Binenta ko na. So, ito na. Yung gilid kanina, di ba nakatupi? Tahiin na natin siya. Tupi natin. Huwag ilalagpas dun sa may zipper hanggang sa tela lang, ha? Baga binaligtad na to, binaligtad na, tapos yan, lagyan na natin. Tapos kabila din. Tatahian din natin para maganda. Tingnan. Wait lang. So, ayan. Tapos na. Yung kabila naman. Ganun din. Ayan. Yung tupi kanina, itupi pa loob. Pag pantayin lang. Bago tahiin. Ayan, para pulido ang tahi. Para maganda. So, ganitong itsura niya pag kinabit. Yan, ganyan. Magkaharap yung zipper para may sara. So, ngayon, lagyan natin ang marker, yung gitna. Yan. Markahan natin. Yan yung gitna niya. Itong isa din, markahan din natin yung gitna para hindi tayo maligaw, para dun lang tayo sa gitna mag-umpis, maano natin sa gitna niya para hindi siya tabingi. Markahan yung gitna, tapos pag tinahi mamaya, kailangan magkasama yung mga may marka, parehas na gitna, di ba? Tapos, ito naman, itupi pa natin ulit, markahan natin para dun sa handle. Ayan. Kasi dito natin siya ikakabit yung handle. Para pantay din, kailangan marka-markahan. So, ito na yung handle. Tatahiin natin. Magkabaliktaran to, ha, yung harap na pareha sa loob. Tapos, pag natahi na natin, mamaya pabalikta rin natin. Ayan. Tapos, dire-diretso. Tapos, isabay na rin yung isa. Para hindi tayo putol na ano, siguro. Kabilang side naman. Diretso lang ang tahi.
natin siya gupitin yung sinuli. Tapos, babaliktarin na natin. Ipitin mo lang sa gunting yung gilid. Tapos, itusok mo pa loob. Mabaliktad na yan. Yan, ganyan. Mabaliktad na. Diba? Bilis lang. Tapos, yung isa naman. Kapag maliit naman yung mga kailangan mong baliktarin, gagamit ka ng karayom na malaki. Yung mga maninipis. Ganyan na mga, kunyari, strap ng duster, ganyan. Hindi mo yun mababaligtad ng mga ganyan kunting karayom na malaki. Ganyan, ganyan. Mababaligtad na sila. Tapos, tayin natin sa gilid para maganda. Magkabilang gilid, tayin din natin. Para maganda yung forma niya. Diba? Ayan. Tapos na. So, ngayon naman, itahin na natin dito sa may marka. Paganyan lang yung tahi niya. Sa may gitna ng marka. Para hindi tayo mahirapan mamaya pagkabit pa. Itahin na natin siya dyan. Kabit ng hand. Tapos, yung isa naman, ganun din. Kung ano yung sa kulay ng ano, harap niya, yun din ang ibabaw niya. Check my key. Yan. Ayan. Ngayon naman, ikakabit na natin sa bunganga ng tag. Ayan, ikakabit na natin. Ayan yung marka. Tignan natin yung marka kanina. Ito, may marka. Pagtapatin lang yung may marka. Tapos, itupi-tupi lang siya. Yan, ganyan. Itupin ganyan. Tapos, ipatong. Tapat yung may marka. Tapos, yung isa naman, sa loob, itupi din. Tapos, itapat din sa may marka. Yan. Lagyan ng perdible para hindi makatakas. Para pag tinahi mamaya ay pantay-pantay siya. O, ganyan. Ayan lang. Ganyan lang kasimple magkabit. Sa kabila naman.
Ayan. Kapain din kung magkatapat yung sa may ilalim. Tapos yung isa din. Ganon din ang gagawin, syempre. Tutupin ganyan, tapos itapat dun sa may marka. Tapos ang isa din, tutupi, paloob, and then itapat. Lagyan ng perdible. Ayan, para mabilis lang gawin, tsaka para pantay-pantay ba. Kasi mahirap siyang itahi pagka ano lang. Itahi mo ng basta-basta. Kailangan pantay-pantay, syempre. Ayan, ganyan. Lagyan ng pin o perdible. Wala kasi akong pin. Meron ako kaso natutusok ako palagi. Perdible na lang. Yung anak ko, tinahian ko ng ganito. Yung, di ba, ang dami nilang libro, tas ang kakapal ang bibigat. Tinahian ko siya ng ganito. Lagayan ng libro. Ang bigat kasi ng ano niya, ng mga libro. Tibay. Ganda. Pag mga lagayan naman ng libro, susukatin mo lang yung ano ng libro. Kung anong sukat ng libro, tapos kung ilang piraso pag sama-samahin mo, tapos sukatin mo kung ano yung lapad niya. Yan ang lapad nung sa may gilid. Yung gagawin mong square ba? Kunyari 8 inches yung ano niya. Yan, tatahin na natin. Kunyari 8 inches yung lapad niya. Gawa ka ng square na 4 by 4 inches na square. So, yan lang. Tahiin lang niya. Para dire-diretso na, di ba? Pantay mo sa kabila, sa ilalim. Ganyan lang. Ayan, check mo sa ilalim kung pantay sila. Kasi baka mamaya hindi nakuha yung ilalim. Baka lumagpas. Ako, feel. Kapakapain mo lang siyang ganyan. Okay na, dire-diretso. Pagpain lang siyang ganyan. Dire-diretso lang. Diretso lang hanggang matapos. Ang importante nito, kailangan yung sukat ay pare-pareha. Kasi pag hindi pare-parehas ang sukat, ano siya, hindi maganda. Hindi siya pantay. Kunyari, yung paglalim, mas maluwang. Pangit na siya. Hindi na siya pantay. Diba? Tapos na. So, ngayon, tatayin pa natin ang pangalawang linya pa sa baba naman. Baba banda yan. Half inch. Matali na lang siya. Dire-diretso na lang siya. Kaya nyo itong gawin. Mabilis na. Thank you.
sa dulo na lang. Mamaya natin linisin yung mga sinungit. Ngayon naman, pag ano na natin siya, ilagay na natin yung runner ng zipper. Itutusok mo lang siyang ganyan. Madali lang naman yan ilagay. Ganyan na maglagay ng zipper. Pag ayaw pumasok, baka may nakasabit na parte. Ayan. At diretso na siya. So, ngayon yung dulo ay trim natin. Lagyan natin ng lock kasi pag ganyan lang siya, pagbukas mo, hindi lagpas na yung zipper. Tanggal na. Gagawa natin na siya ng lock. Ganito lang. Kuha ka lang ng tela, tupi mo, tapos markahan mo kung gano'n siya kalapad. Yan, may marka doon. Isa pa, tupi natin ang tahi. Palagi ko siya dinodoble ang tahi para na tibay. Tapos balik ka rin. Ayan, kailangan nakasukat doon sa may zipper para maipasok mo yung zipper mamaya. Kasi pag hindi nakapasok, fail. Ayan, itupi lang ng konti pa doon. Then, isushoot na yung zipper. Ayan, sakto na siya, di ba? Ayan, tapos, pahiin lang dun sa mga gilid niya. Ayan. Tahiin. Tapos, imbalik pa ng isa. Isa pa. At isa pa. Ibubuhol natin para hindi matastas. Ayan. O, diba? Nakalaktas siya. So, mga manang, ito na yung finished product natin. Ganito ng itsura niya. Shopping bag. Kung ano-ano pwedeng ano, pag mag-travel ka, pwede mong lagyan ng mga kung ano-ano. Ayan. Kahit mabigat, pwede yan. Diba? Kasi yung tahi niya, doble-doble naman. Kaya hindi agad-agad masira. Maganda naman siya. Maganda pati ang kulay. Ah. Flower. Ah, diba? Ganda.